bata, handa na ba kayo para sa ating kwento sa araw na ito? Ang ating kwento ay nanggagaling sa Genesis chapter 1 na may pinagmamagatang ang Dakilang Maylikha. Makinig kayo mabuti ha! Ang Dakilang Maylikha. Nang pasimula, bago nilikha ang lahat, wala ang mundo at anuman, maliban sa Diyos. Walang tao, walang lugar, walang bagay, wala lahat. Walang ilaw, walang dilim, walang taas, walang baba. Walang kahapon at walang bukas. Ang Diyos lamang ang naroon na siyang walang hangganan. Kaya't ang Diyos ay kumilos. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. At ang mundo ay walang hugis at walang laman. At ang kadiliman ay bumabalot sa kalaliman. Nagsalita ang Diyos. Magkaroon ng liwanag. Tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at ang dilim ay gabi. Ang gabi at ang umaga ang unang araw. Mga bata, ano nga uli ang ginawa ng Diyos ng unang araw? Tama, yun ay liwanag. Diretso natin yung ating kwento. Sa ikalawang araw, dinala ng Diyos ang tubig sa karagatan at kalawaan upang magkaroon ng kaayusan sa ilalim ng kalangitan. Nang ikatlong araw, sinabi ng Diyos, magkaroon ng tuyong lupain, at iyon ay nangyari. Ano naman ang sumunod na ginawa ng Diyos? Tumpak. Yon ay ang mga lupa. Diretso tayo ha. Nag-utos din ng Diyos na magkaroon ng damo, bulaklak, halaman at mga puno. At iyon ay nangyari. At ang gabi at ang umaga ay ang ikatlong araw. Ano naman ang ginawa ng Diyos? Tama, mga damo, bulaklak at halaman. Kasama rin ang mga puno. Nilikha din ng Diyos ang araw, ang buwan at ang napakaraming mga bituin na wala sinumang makabibilang. At ang gabi at ang umaga, ang ika-apat na araw. O eto mga bata, ano naman ang ginawa ng Diyos noong ika-apat na araw? Tama, yun yung araw, buwan at mga bituin. Nang ikalimang araw, nilikha ng Diyos ang iba't ibang uri ng isda at iba pang mga nabubuhay sa dagat upang punuin ang mga tubigan. Nilikha din niya ang iba't ibang uri ng ibon upang manirahan saan mang dako ng mundo. At ang gabi at ang umaga ang ikalimang araw. Ano naman na ginawa ng Diyos sa ikalimang araw? Yun yung mga isda. Tama. Diretso tayo. Pagkatapos nagsalita muli ang Diyos. Ngayon, magkaroon ng iba't ibang uri ng hayop. Nagkaroon ng lahat ng uri ng hayop at insekto. Nagkaroon ng malalaking elepante, makukulit na unggoy, malilikot na buwaya, may kislot na bulati, at maamong pusa. At ang gabi at ang umaga ang ika-anim na araw. Isa pang bagay ang nilikha ng Diyos sa ika-anim na araw. Isang tanging bagay. Ang lahat ay handa na para sa lilikhaing tao. May mga kakainin sa bukid mga hayop upang magsilbi sa kanya. At sinabi ng Diyos, likain natin ang tao ayon sa ating larawan. Siya ang mamahala sa lahat ng nilikha sa mundo. Sa ganoon nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, sa kanyang wangis, ang tao ay nilikha. O mga bata, ano naman ngayon ang nilikha ng Diyos sa ika-anim na araw? Tama, yun ay tao. Kinausap ng Diyos si Adan, kumain ka ng iyong magugustuhang kainin na galing sa hardin. Ngunit huwag mong kainin ang bunga ng puno na nagbibigay ng kakayahang malaman ang tama at mali. Kapag ito ay iyong kinain, ikaw ay mamamatay. At sinabi ng Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Gagawa ako ng kanyang katulong. Dinala ng Diyos ang lahat ng ibon at mga hayop kay Adan. Binigyan ni Adan ng pangalan ang bawat isa.
Talagang matalino siya nang ginawa niya ito. Ngunit sa lahat ng mga ibon at mga hayop, walang isa nakabagay ni Adan upang makasama. Pinatulog ng Diyos si Adan ng mahimbing habang siya ay tulog. Kinuha ang kanyang isang tadyang at ito'y ginawang babae. Ang babae na ginawa ng Diyos ay angkop na maging kasama ni Adan. Mga bata, saan parte daw ng katawan ni Adan kinuha ang babae? Tama, ito ay sa tadyang. Ginawa ng Diyos ang lahat sa loob ng 6 na araw. At binasbasan ng Diyos ang 7th araw at ginawa itong araw ng pamamahinga. O mga bata, ano ginawa ng Diyos sa 7th araw? Tumpak. Siya ay mamahinga. O mga bata, nagustuhan niyo ba yung ating kwento? Para sa pagsasabuhay natin, may tanong ako sa inyo. Alam mo ba kung ano ang kulay ng iyong mata? Sino ang nakakaalam? Alam mo ba kung ilan ang iyong ngipin? Bilangin mo nga. Alam mo ba kung ilan ang iyong daliri sa kamay at sa paa? Sino ang nakakaalam? Alam mo ba kung ilan ang buhok mo? Kaya mo bang bilangin? Alam mo ba kung ano magiging trabaho mo, paglaki mo? May mga tanong na alam mo ang sagot. Pero may mga tanong na hindi mo alam ang sagot. Pero ang Diyos, alam niya ang lahat. Bakit? Kasi katulad ng pinag-aralan natin, Diyos ang may likha sa atin. Kaya alam niya ang lahat tungkol sa atin. Kaya dapat lang na mahalin natin ang Panginoon at purihin natin siya.